sabay-sabay ko. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some... Nung fifth year ako, so nagma-masters ako, financial advisor, host, athlete. Sa Signal pa ako naglalaro nito. Tapos after that, umalis ako sa volleyball, diba? 2016. May marketing job ako. Tapos, naglalaro ako. Nag-host ako. Ay, hindi pala ako naglalaro. Nag-host ako, tapos marketing job. Tapos, after nito, kinuha ko ng Petron. So, bumalik ako sa paglalaro. Uy, guys, trabaho yung paglalaro, ah. Baka kala nyo dyan. So, paglalaro ulit. Tapos, may nag-reach out na naman sa akin ng company. So, ay, hindi rin ako mapakali talaga pag isa yung ginagawa ko. Siguro nakasanayan ko rin na ang dami kong ginagawa. So, laro. Last, nag-work ulit ako marketing. Just after nun, nistop ko na yung work kasi nag-breakout na ako, nakaka-stress. So, ano na, nag-full-time athlete ako, tas hosting, ganon. Pero ngayon, itong malupet. So, ngayon, hindi na ako naglalaro. Manager ako sa Kumu, manager ako sa Virtual Playground. Nagko-cover ako ng games. Talent ako sa Kumu. So, trabaho din namin to. Kaya maraming salamat sa lahat na nagsusupport sa volleyball community. Ano pa ba? Tapos yung trabaho ko sa Kumu, medyo pang tatlong tao siya. Charis. Press one mics. If totoo. Eme. Ano pa ba? Ano sabi ko? Cover ako ng user goals. At saka ano, content creator. Ayun talaga. Kaya pag kami nakikita kayo na branded contents from influencers, sana mag-comment kayo, mag-engage kayo, mag-like kayo kasi it's an avenue for all of us to earn extra also. Yes, scriptwriter pa ho ako. Opo. Ganyan. O kahit i-flood nyo lang ako dun ng hearts, okay na yun sa mga branded contents. Thank you, Jane! Ayan, so yun yung mga pinagsasabay-sabay ko. Kaya, nakakasad nga kasi hindi ko na matutukan tong pag-stream. Pero, dahil tayo ay triggered by the gold badge. Road to gold badge tayo. Ay, palitan ko na pala to. Thank you so much sa lahat na nagsisend ng gifts. Sana ano. Bango! May tumaing. Pusha. Remember to slow down to and take care of yourself. Yes, yun na nga yung pinaka ano ko talaga. Pinagdadasal ko talaga. Sabi ko, Lord, kaya ko talagang bumuga ng apoy basta keep my family safe. And dati hindi ko pinagpipray yung safety ko. Tapos, health. Sabi ko, ay, parang very wrong. Ako nga pala yung inaasahan. Kaya, ayan, pipipray ko na rin yung sarili ko. Mindset ba? Yes. G ka ba banner sa IG post? Nakakaloka. What's your biggest takeaway from volleyball? Ako talaga yung respect at pakikisama kasi it doesn't come easy for everyone. Minsan meron tayong mga makakasama or makakasalamuha na parang isipin mo, bakit kaya ito ganito, di ba? I think for us volleyball players, it's easier to adapt kung nasan man kami. Kasi parang sanay kami na ang dami. Hello? Bakit ganyan? Nagsistatic. Hello, hello, hello. Ayan. So, sanay kami na ang dami namin pinapakisamahan, di ba? Like, every year may bagong batch na dadating. So, iba-iba ugali nun. Like, even the coaches, papakisamahan mo sila. And yung discipline talaga, the ethics that you put in sa work or sa pag-aaral, ganyan. Lahat nadadala mo sa real world. Kaya natutunan ko talaga na mag-adjust sa mga tao. Share memories during UAP days ni Lodi. Lodi ka po kayo ni Lastimosa. Ah, talaga ba? Kahit dark years kami ng US. Thank you, Elgin. Ayan. Guys, sa mga nandito po, 328 viewers. Ayan. Please don't forget to follow me even yung mga bagong pasok na papadaan. Ayan. Sana po magtagal kayo.
And ayan, may follow button po dyan sa taas. And please share some loves and some gifts. Sa mga gusto rin magpa-level up sa Kumu, you guys can top up at kumu.live/coins. Ayan, may 20% free coins po kayo pag dyan kayo bumili ng ano, ng mga coins ninyo. So, huwag kayo ma-intimidate. Merong mga mura lang na coin packages dyan. 99 pesos. Ayan, makakapag-share na kayo ng gifts sa inyong favorite streamers. Hi, bot! Ano ang pinakauna mong binili, Tita Mel, sa una mong sahod? Hindi ko maalala, pero I think hindi ko naman siya binili. More like, tinreat ko si... Parang tinreat ko yung family ko sa restaurant. Hindi ko na maalala sa... Ay, pero... Meron akong naalala. Hindi siya sahod eh. Racket siya. So, nung na-invite ako sa Nesty Beach as parang for exhibition match. Kami pa yun nila Ate Chakrus, nila Ate Buday, Dakis. Graduation ko yon, graduation season. So, yung time na yon, wala na yung papa ko. So, nung mga ate ko graduate, meron sila mga graduation gift, may mga laptop, may mga cellphone. Sa akin, wala. Kasi wala na yung papa ko. Wala nang bibili. Siya kasi yung breadwinner. So, yung ginawa ko, never pa kasi ako nagka-iPhone. So, binilihan ko yung sarili ko ng iPhone 6. Gamit yung nabili, yung gamit yung nakuha ko dun sa, ano, sa Nesty na racket. So, yun yung grad gift ko to myself. Just nakakatuwa nga kasi parang hindi talaga ako mabili na tao. Parang, bigay lang, yes. Yes, Kumu friends, bigay lang, salamat sa lahat ng gadgets. Pero ano, yun, parang binilihan ko yung sarili ko ng iPhone 6 noon kasi nagko-content na nga rin ako and iba rin talaga yung quality kapag ka-Apple yung gamit. So, parang investment na din siya in a sense. Yun yung naalala ko, binili ko. Ano to? Memorable thing that you bought in your 20s. Memorable thing na I bought. Ula, yung ano talaga. Yung bahay. Kasi yun talaga yung, doon lang nakaset yung utak ko eh. Gusto ko ng bahay for our family. So, yun. Di pa siya tapos. Sana more blessings to come para matapos na siya. How do you manage your time and finances po? Ngayon, ang hirap mag-manage ng finances. Kasi, kami ni Kate, like, kasi iba kapag, ewan ko, sobrang busy ko kasi lang ngayon. Hindi rin ako advocate na kada meal mo sa Grab ka bibili. Kasi, ang gastos eh. Kaya ideally, may magluluto talaga ganyan. Kaya lang, sobrang wala talaga akong time for the pagod talaga. At wala rin ako sa bahay, so wala naman yung mama ko para paglutuan. Pero, ayun, ang hirap lang kasi yung mga ganun, yung mga grab-grab, ganyan. Pero one tip that really worked for me is, yung mama ko, sabi niya, kada sweldo, hi Jill, welcome back. Kada sweldo, malaki man or maliit yung sweldo mo, mag-set apart ka ng specific amount na kahit anong mangyari, hindi mo siya gagalawin. At gumawa ka ng passbook account. Diyan talaga ako nakaipon. Kasi dati, kahit, kunyari, yung nung nagsistart ako, yung sweldo ko, 15K, like the usual, di ba? Yung 5K doon, hindi ko gagalawin. Doon ko lang talaga, ano, lalagay ko siya sa passbook. Kasi hindi naman siya katulad ng ATM, di ba? Na ma-withdraw mo anytime. Pag na-tempt ka, i-withdraw mo, ganyan. So, ayun. Parang magugulat ka na lang na, ano, ang dami mo nang naiipon. Or kahit hindi naman 5K, kahit pa 1K. 1K, 500. Oh my God! Jail! Oh my God! Oh my God! Uy! Thank you so much! Oh my gosh! Gold badges waving. Thank you so much, Dale! Grabe ka naman! Hindi talaga siya nagka-countdown, guys. Hindi talaga siya nagsasalita. Kakaloka. Thank you so much! Love you, Jill. Thank you so much. Super appreciate you. Super. Thank you so much. Grabe din yan mag-support KK. Grabe. Thank you talaga. Wala akong masabi. Thank you! Super thank you. Okay, balik ako. Thank you, Jill. Thank you, thank you.
Going back, ayun, maggawa ka ng passbook. Tapos, ako, pag di ko kailangan, ayoko rin ng nangungutang. No offense naman sa mga nangungutang kasi minsan talaga kailangan mo na, di ba? Basta make sure na ibabalik mo. Pero, like ako, kung may kailangan akong bilihin or may gusto akong bilihin, didiscartehan ko talaga na makaraket muna ako. Hindi yung gagastos ako tapos ma-empty ko yung ipon ko, ganyan. So, kailangan, meron muna akong sobra. Sobrang takot ako kapag nandun na ako sa boundary ng yung nababawasan talaga yung ano, yung account ko. Kasi na-experience ko na nawala eh. Alam yan ng Kumu family ko na nung pandemic, alam mo yung syempre kita ng volleyball players ganito, tapos biglang ng pandemic, walang volleyball, naapektuhan talaga yung industry. Biglang pack, wala na, ganyan. Tapos nag-close pa yung ABS, di wala akong racket. So, umabot ako sa 200 na lang yung GCash ko. As in, awang-awa ko sa sarili ko. Pero, dahil sa Kumu talaga, sobrang nakabawon ako. So, yeah, iba talaga ang ano nito, ang pag-advocate ko sa app. So, ayun. Kaya, very particular ako sa pag-iipon. Kasi, ayoko nang maulit yun, di ba? How much salary range ng volleyball players? I think the low tier athletes, or depende rin sa team how what do you call this, how stable they are, but looking at it, the minimum is 30k, and then the mid tier to semi high-ish tier, 75k to 120, and then yung mga go-to players, depende rin na, may marketing impact pa to if you're a poster girl, or like if you're someone they can use for ano, social media marketing, it's at 152, I think the highest is 275, and may bonus yan pag champion, I think twice the salary. For some, I think standard naman yun. Even for PBA. Pero the more galante teams, aka the San Miguel teams before, may times 3, times 4, times 5, ganyan. How about sa UAP? Ay, wala. Wala silang sweldo kasi they are scholars. Although they have allowances. Kaya sobrang dagok talaga nung nagka-pandemic. Like, even now, di ba, may mga teams na nagde-disband, and we really try, we from Kumu, we're big advocates of volleyball. Hi, Ante Nalia. Ayan, we're big advocates of volleyball and the sport. And kapag may mga nadi-disband na teams, we try to onboard them as paid talents para kahit through streaming, nag-earn sila. Plus, di ba, syempre, yung gifts din natin to our streamers na sinusupport, makatulong din sa kanila. So, imagine yung Bali Pure Girls, di ba, nawala ng Bali Pure. So, sana, pag papadaan kayo sa mga streams nila, mag-drop din kayo ng gifts. Ah, pusa ka! Yes, per month yan. Kung makikita nyo man po, si Bea, pakisabi po kay Bea Del, happy birthday by Marife Ganda. Ben, hindi ko siya makita. Hindi ko makita dito. Pag nakita mo na lang. May chance ba magka-team ang Kumu sa PBL? Okay. So, it was in the discussion. Wow. Kasi syempre, di ba? Ang dami namin talents na volleyball players. Even the big one. Pero, we made a partnership with PBL. And right now, with that partnership, we're able to onboard more athletes from all the teams and encourage them to stream. So, paano kung i-poach namin yung mga bigger players? Kunyari, si Gemma, kunin namin. O, Kumu team ka na. E di nagalit sa amin yung Creamline. Ang ending, hindi na mag-stream yung mga Creamline players. Babawalan na sila, di ba? So, parang that was something na kinonsider din namin. And I think it will be more beneficial if we just support the athletes by giving them opportunities on Kumu, and at the same time, 'di ba, parang support the league through
our partnership with them. Ayun. Tsaka ate, baka sabihin bias kasi may partnership. Yes. Sorry po, kung sakali lang po, gusto ko lang po siya mag-great. Great! Hindi, tweet mo na lang siya ng happy birthday. Alam si Bea Del is one of the most loved volleyball players. Very humble din. Hindi ko alam kung na-share ko na to dito, pero first time ko nga lang makita si Bea ng like malapitan at tignan siya sa mukha. Ang pretty niya pala talaga. Kasi dati ang tingin ko sa kanya ay Bea Del, malakas dating, maangas. Pero eh ako, for the look ako ng skin eh, matingin talaga ako sa skin ng mga kaharap ko. Eh nung in-interview ko siya, nakikita ko na siya before nung yun nga, nung naglalaro pa kami. Pero hindi ko naman siya para titigan talaga sa net. Siyempre focus tayo. So nung nag-interview ako sa kanya, tinitingnan ko siya habang sumasagot. Parang ako, ganda ng skin yung box. Yun talaga. Ganyan. Hindi ko napansin yung pimples niya, B.E. kung meron eh. Oo, ako yung nag-walling kay Bea dahil sa Shakey's Village. Kaya, sinong fans ni Bea, mag-press one kayo? I think yun ang kanyang first Best Middle Blocker Award. Oo, hindi siya mananalo niyan kung hindi dahil sa akin. Nagpa-block talaga ako na nagpa-block sa kanya. Oo, ako po talaga yung nag-walling sa kanya ng Shakey's Village. Oh, Val, kaya dapat love na love mo ako. May award si Bea dahil sa akin. 8 blocks ata siya that game, best. Oh, mga 6 doon sa akin. Oh, si Madi kay Dimdim 11. Yung 10 doon kay Dimdim. Kaloka. Oh, minsan talaga, for the support tayo sa kapwa athletes. Oo. Puro usteg girls. May mga tinatawag tayong kontrapelo eh. Thank you po sa Maya. Ayan. Okay, so, uy. Hi, Jordan. Uy, oh my gosh, is this the Jordan Andrews? Siya ba to? BBB, tama ba? Hi, Jordan. Thank you naman, napadaan ka sa stream. Baka na-swipe mo lang, ha? Char. Hello, yes, housemate ni Lai. Hi. I'm not sure if you were there nung nanood ang PBB ng PVL. Oh, alaga yata ng Maika to eh. Maika, cluster mo ba to si Jordan? Di ba siya yon? Cluster mo siya? Ayan. Oh, wala na siya. Thank you so much kung na-swipe mo man. Ayan. Okay. Oh, ito si Val. Naglagay siya dito eh. Mental health daw. Okay. So, what do you guys want to talk about? Mental health.